Ito na ang tamang panahon para pumili ako ng halili sa akin bilang reyna ng mga diwata. Sino kaya sa inyong apat ang karapat-dapat? Walang ibang maaaring maging asawang isang reyna, kundi ang Lireo at ang kanyang mga kapangulan. Susundin mo ba ang batas na ito kung sakaling ikaw ang naging reyna at hindi ako? Ang batas ay batas sa niyan. Kaya hindi ako susunod. Magiging masakit sa akin kapag may mangyayari sa iyo masama. Kaya nawa ay mas una kunin ako ni Emily kaysa sa iyo. Mahimik ka, Akil. Dahil mahal kita. Tanaya. Bakit mo sinaksak si Hagorn? Ginawa ko yun para sa iyo. Mahal na Emre, ngayon pala ako nakakasama ng aking mga naiwang kapatid si Peren. Kaya nakikiusap ako. Tanggalin niyo ang visa ng sumpa ni Elder. Maaari lamang mangyari ang hinihiling mo na mawala ang visa ng sumpa ni Ether kay Perena kung bababa ako at kakalabanin ko't madadaig ang batanuman. Bakit may kakaibang liwanag gumumula sa kalangitan? Mukhang may nagaganap na di ka nais-nais. Tila maging ang langit na ikipagdigma. Bumalik ka na sa Bulaak, Arde! Bakit tila yata hindi pa siya ibig kunin ng kanyang mga retre? May pag-asa pang mabuhay si Peren. Mangyayari yan. Pag mananalo si Emre sa kanyang laban. Hindi namin may paliwanag. Ngunit may liwanag na sumasabog na nagmumula sa kalangitan. Kaya tama nga yata si Wantok. May labanan nagaganap na bumula sa langit. Hindi ko batid kung ano ang paliwanag nito, Rehab. Lalo't ngayon ko lang din ito nasaksihan. Ngunit ano man ang dahilan nito, ipagdasal na lang natin na nawa ay hindi maapektuhan ang Encantadia. Lalo na ngayong katatapos pa lang ng digmaan. At nakaburol pa ngayon ang aking ideya. Kaawa-awang Mira. Inaiisa lang ang kanilang kapalaran ni Lila. Kapwa sila wala ng ina. Gawin mo ba ang nais ko o ibig mong magsimulang muli ang ating laban? Bakit mo ko iniwan? Kayo napatawad na kita. Kulang pa ang panahon na nagkasama tayong dalawa. Hindi ko pa'y naipaparamdam sa iyong aking pagmamahal. At paglilingkod bilang iyong anak. Binabawi ko na ang sumpa kay Perena. Mula sa sandaling ito, ay pinapawalang bisa ko na ang anumang naging kasunduan namin noon. Kaya ibinabalik ko na ang buhay niya na nawala. Dahil sa ginawa niyang paglaban sa kanyang ama. Rehav, tilang natigil na ang kaganapan sa kalangitan. Muyak, anong nagaganap? Bakit umaalis ang mga retre kay Perena?
yan? Ang ginagawa ko dito? Irena! Ano nangyayari? Mga warga kayo, pinaglalamayan niyo ba ako? Anong nangyari sa'yo, Irena? Akala namin ipatay ka na. Dapat nga talaga ipatay na ako pagkat nilabanan ko ang aking ama. Ngunit napakapalad ko. Pagkat tila hindi tumalabang sumpa sa akin iba't halumang Ether. Kung ganyan ay ikinagagalak namin na bumalik ka muli sa amin. Ina! Mabuti at hindi mo na ako pahihirapan pa. Bitiwan mo na ako. Ibinigay ko na sa iyo ang hinihingi mo. May iba pa akong hihilingin sa iyo, Ether. Nais kong magbitiw ka ng pangako na hindi mo naguguluhin pa ang mga engkantado. Hindi ko na sila guguluhin pa kung ang lahat ng mga engkantado dito ay magkakasundo na at titigil na sa kanilang mga likong gawain. Kung wala nang magiging swapang at gutom sa kapangyarihan sa sino man sa kanila. Sa ganitong paraan, tuluyan akong lalayo at tatanggapin ko ang aking pagkatalo sa'yo. Ngunit sa sandaling may magpakita ng kasamaan sa sino man sa kanila ng interes sa kapangyarihan gaya ng ipinamalas ng Hatoria, muli akong babalik, Emre. Upang itaas muli ang aking sarili at buuin ang aking kaharian. Kaya gabayan mong mabuti ang iyong mga engkantado nang sa ganon ay wala isa man sa kanilang maligaw ng landas. Paalam, Emre. Hanggang sa muli nating pagtutuos. Kinakain ng lupa ang labi ng Etheria. Dahil umalis na si Ether. Mahal na Emre. Ngunit batid kong magbabalik din siya. Lalo't hindi namin nilalang nadalisan ang lahat ng mga engkantado. Cassiopeia, ikaw na diwatang nagdaraan sa maraming pagsubok upang sa kalaunan ay maging gaya ko ring isang bathala. Mula ngayon ay tinatanggal ko na ang aking sumpa sa iyo na mamalagi lamang dito sa kagubatan, lalo't may misyon kang kailangang gampanan. Tiyakin mong magiging handa ang lahat ng mga engkantado sa sandaling magbalik at sumalakay muli ang masamang bathaluman. Hala, Emre. Sorry po kung nakaka-istorbo po ako sa inyo. Pero may ibibish lang po sana ako. Ang inay ko po, Emre. Ang nagawa pong makabalik ni Ashti Pirena. Siguro naman po deserving din po yung inay ko. Lalo na sinakripisyo po niya yung buhay niya para sa lahat.
Kaya please po, Emre. Pakiusap po. Ibalik niyo po ulit sa akin yung inay ko. Wala na kayong dapat ipag-alala pagkat naibalik na ang buhay ni Berena. Nakita nga namin sa iyong mahiwagang salamin ang pangyayari kay Berena. Kaya magsaya kami ni Ashley Amihan na nabawasan ang lungkot sa Lereo. Abisala es, mamahal na Emre. At pinagbigyan mo ang aking hiling para sa aking kapatid. Ngunit, may isa pa sana akong ipapakiusap. Maahari bang magbalik na kami ni Khalil sa Encantada? Anong sabi nun ay? Amihan, isa ka ng Ifdre. Napaslang ka. Kayo ni Khalil, hindi gaya ni Perena na dahil lamang sa sumpa, kaya nawala. Ngunit kayong dalawa, dito na kayo nabibilang. Mahal na yan, may iniwanan akong anak. Na hanggang ngayon ay tumatangis pa rin para sa akin. Kailangan niya ako. At ang aking patnubay. Higit na matututo si Lira kung wala ka sa kanyang tabi pagkat marami siyang matutuklasan sa iyong pagkawalay sa kanya. Maniwala ka sa akin, Amihan. Mas mapapabuti si Lira. Kaya hindi kayo maaaring umalis dito sa Devas. Hindi pa panahon upang magbalik kayo sa Encantadia. Ngunit, may panahon ba upang makabalik kami dun, mahal na Emre? Siyang tunay, Khalil. At pagdating ng panahon na iyon, tinitiyak ko sa inyo, Amihan, na muli ko kayong isusuko sa Encantadia upang makita niyong muli at makasama ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kay Perena. Ngunit mapalad siya na nabuhay siya muli. Tunay nga na mas mapalad si Perena kaysa kay Amihan. Kung sino pa nag-alay at nagsakripisyo ng kanyang buhay, siya pa ang hindi binayaan upang mabuhay muli. Nauunawaan ko kung bakit ka ganyan magsalita, Rehab. Inibig mo ang aming Reyna. Kaya malapis na sasaktan ka pa. Sabi mo sa akin ngayon, Akili. Sino ang hindi masasaktan? Lubha akong umasa sa pagbabalik dito na Amihan ay hindi na siya halis pa huli. At ganun din ang aking anak na si Khalil. Ngunit ako'y nabigo. Kung alam ko lang sana na mas magiging maiksi ang buhay ni Amihan, sana hindi ko na sinayang pa ang aming panahon. Sana'y noong simula pa lamang ipinagtapat ko na sa kanya na siya'y aking iniibig.
Kung sa ganun, ay nagkaroon pa sana ako ng mas maraming pagkakataon upang iparamdam kay Amiya na mahal ko siya. Pero wala na, Akil. Huli na ang lahat. Ay, Akil, huwag na huwag kang tutulad sa akin. Huwag mong sayangin ang iyong panahon sa pagtatago ng iyong nararamdaman, lalo na sa iyong minamahal. Alam ko yan, Reha. Kaya nagtapat na ako kay Danaya. At natutuwa ako na buong puso niya tinanggap ang aking pagmamahal. Maging ang aking alok na pakikipag-isang dibdib. Ganun, Akil. Pinabati kita. Abisala, Esmer. Tirena. Ang akala ko ay nasa slid ka na. Kila may lalim yata ang iniis mo. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na nakaligtas ako sa kamatayan. Isang bathaluman ang nagbigay sa akin ng sumpa, ngunit ano't hindi ito tumalab? Marahil ay may nagawa akong kabutihan upang gantimpalaan ako ng napakagandang kapalaran. Marahil ay ganun na nga, Pirena. Lalo't kung hindi dahil sa inyo ni Amihan, hindi natin madadaig si Hagorn at ang Hatoria. Sera Irisangres. Kasyupeya. Papaano ka nakarating dito? Hindi ba't hindi ka na pinahihintulutan na muling tumuntong dito sa Lereo? Tinanggal na ni Emre ang kanyang sumpa sa akin. Pagkat ibig niyang ihanda ko kayong lahat sa muli raw pagbabalik ni Efer at paghahagsik ng bagong yugto ng kasamaan. Paano raw kami maghahanda, Kasyupeya? Asyente Adoyaneva Encantadia. Akrimies Vedria Ade. Danaya, batid kong may iniwang kasulatan sa iyo si Amihan na hanggang ngayon ay hindi mo pa binabasa sa lahat. Anong kasulatan ito, Danaya? Hindi maaaring ilihim mo yon, Danaya. Kaya ipagtawag mo ang lahat ng mga diwata at mga enkantadong naririto, Alena. Nang sa ganun, ay mabasa na sa harap ng lahat ang iniwang kasulatan ni Amihan. Masusunod mata. Mga Sangre, nandito na si Prinsipe Ibrahim. Abisala, Eshmaki, sa iyong pagsundo kay Ibrahim. Bira. Tunay nga narito si Mata. Abisala. Mga Sangre, paano nakarating dito si Kasupeya? Ang higit na pagtuunan niyo ng pansin ay ang kasulatan na nasa kamay ngayon ni Danaya. Ang kasulatan na iniwan sa kanya ni Amihan. Anong sinasaad ng kasulatan na ito, Danaya? Yan ang kanina ko pa rin nais malaman. Hinihiling kong si Nunong Imaw ang magbasa ng sinasaad nito. Nunong Imaw, kung mamarapati niyo. Dama. Makinig! Narito ang huling habili ng mahal na Reyna Amihan para sa lahat. Paunawa sa lahat ng mga taga-Lireo at sa buong konseho na simula ngayon, sa sandali ng aking kamatayan, ay inaatasan ko ang aking kapatid na si Danaya hindi lamang upang maging tagapangalaga rin ng brilyante ng hangin, kundi upang siya rin humalili sa akin bilang ang bagong reyna ng Lireo. Nilagdaan ngayon sa ilalim ng pamumuno ng ikalimang reyna ng Lireo, Amihan, anak ni Minea.
ang buong akala ko'y si Lira. O di kaya'y si Lira ang hihirangin susunod na rin. Ngunit tama si Amihan. Hindi pa sila nararapat sapagkat hindi pa sila handa. Nararapat ngang si Danaya ang maging susunod na reyna. Lalo't batid nating lahat na gaya ni Amihan ay magiging karapat-dapat din siyang reyna. Ngunit ang tanong dito ay kung tinatanggap ba ito ni Danaya? Danaya, ito ang iyong tatandaan. Na sa oras na ikaw maging reyna ni Lireo, ay tinatalikuran mo na rin ang pagkakataon upang ikaw ay magkaroon sarili mong pamilya at ng asawa. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maagay umurong ka na, kung hindi mo rin naman ibibigay ng buong-buong iyong sarili para sa Lireo. At hindi ka makasagot, Danaya. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya maging Rina. Danaya, kung kaya nag-aatubili, maaari ka pang tumutol. Hindi mo maaaring talikuran ang hiling sa'yo ni Amihan, Danaya. Lalong hindi mo rin maaaring tanggihan ang maging isang reyna na maglilingkod sa lahat. Higit na mahalagang katungkulan yon sa kahit ano pa. Batid ko yan ka siya, Pia. At sino ako upang tanggihan ang pagkakataong ito? Lalo't ito ang hiling ni Amihan. Kaya hindi ko maaaring talikuran ang iniatas niya sa akin. Kaya oo, tinatanggap ko ang habilin niya. Tinatanggap kong maging bagong reyna ng Lireo. Kung ganun, ay matutupad ang hiling ni Amihan. Binabati kita, Hara Danaya! Ibu Libre! Bagong reyna ng mga diwata! Ibu Libre! Ibu Libre! Para Danaya ng Lireo! Ibu Libre! Iwan niyo muna kami. Akil, humihingi ako ng paumanhin kung hindi ko agad nasabi sa iyo tungkol sa huling habila ni Amihan. Sana pinagtapat mo na lamang sa akin. Para hindi na ako umasa pa. Humihingi ako ng tawad, Akil. Ngunit hindi ko maaaring talikuran ang pagiging reyna. Lalo't nung mga bata pa lamang kami, sinasanay na kami magkakapatid upang maglingkod sa Lireo at sa Encantadia. Naiintindihan ko, mahal na reyna. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Ano pa ang dahilan upang magtagal pa ako dito? Lalo't masasaktan lamang ako tuwing makikita kita. Dahil alam ko na hindi kita maaangkin. Wala na rin tayo makakaaway. Kaya hindi mo na kailangan na aking paglilingkod. Kaya pakiusap. Kabayaan mong mawala na ako sa iyong tabi. Makikita pa ba kita?
kung kailangan ako ng bagong Reyna. Kaya saan mong tutugon ako? Hana Reyna. Ikaw ready, Joaquin. Mahal kita. Mahal na mahal. Ngunit... Ngunit mas mahal mong Lireo. Kahanga-hanga. Ngunit kay malas ko. Dahil higit na mahal kita kaysa sa kahit ano. Abisala, Maeste. Mahal na Reyna. Hanggang sa huli natin pagkikita. Sulilanin tayo sa mga warkang diwani. Nakabasa ko lamang ng pamamaalam na sulat ng Mira. Ang tigas talaga ng ulo ng mga diwani. Nanay, huwag niyo nang sundan si Nalira at Mira Ibrahim. Pagkat higit na kailangan kayo dito, lalo't hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ni Gitano si Lilasari. Hinala ko na may hindi magandang naganap sa kanya. Si Ether, siya na lang ang natitira nating kaaway. Ang pagkawala ng labi ng Etheria, pati na ang pagkawala ni Lilasari ay kagagawan nga marahil ni Ether. Tiyak na may ginagawang hakbang ang basaluman laban sa atin. Kaya mas makakabuti kung maghahanda tayo sa anumang maaaring mangyari.